morning po. Si Senator Allan Peter Cayetano ba ay secret supporter ni Mayor Isko? Siya ba ay hindi secret admirer, pero pwede rin. Secret admirer, but secret political supporter. And sagutin po natin yung tanong na yan sa kwan ngayon, sa vlog ko na ito. Pero una po, balikan po natin yung very successful visit ni Mayor Isko, kung saan po binigyan siya ng red carpet treatment by no less than the brother of Senator Allan Peter Cayetano, na si Mayor Lino Cayetano, na kwan po na dinala siya sa mga elderly, sa mga barangay, at saka yung iba-iba pa pong lugar. And sa speech naman po, nakita nyo kahapon, although clarify niya na he is not endorsing, na pero po sa politika po kailangan kasi tingnan natin, we should read between the lines, at we should watch the body language. Kitang-kita po habang sinasabi niya na hindi ini-endorse niya si Mayor Isko, pero lahat ng statement niya parang endorsement na rin. Alam niyo naman po yung mga politiko, tinatago po nila yung mga, they are holding their cards, or yung mga alas nila, they are holding it close to their chest. Political play rin po yan, kasi gusto rin po sila dumikit sa winning candidate. So inintay pa po nila kung up to the surveys next year, first quarter, lalo na first quarter po, sino bang makasustain yung winnability niya. So ganun, isang factor po yan. Pangalawang factor po ay, lalo na yung mga corrupt na politicians, hinihintay po nila yung clink-clink po. Hinihintay po nila kung sinong mas malaki makakabigay sa kanila ng campaign funds. Hindi ba sinabi ko no sa previous vlog ko, ang nangyayari ngayon, parang highest bidder contest na between Bongbong Marcos and Bongo. Kung baka sino ang magbigay, kaya nila pareho magbigay ng malaking campaign funds, at kaya nila pataasan para mabili yung endorsement ng mga governors, mayor, congressmen, senators. So inintay po yung ibang mga politiko. Pero knowing Lino Cayetano, siguro ang hinihintay niya po talaga yung lamang. Kasi po kung susuportahan niya po yung dehado na presidente, makaka-apekto po ito sa kwan niya, pagkapanalo niya. Although he's not running, pero sinabi niya, pero makaka-apekto ito sa Cayetano clan. So pero makita natin po na the fact, tulad ng sinabi ko po doon sa mga ibang mga politiko na, you know, gave Mayor Isko a big welcome kahit walang endorsement, tulad ng mga Garcia po. The fact na parang ibinigay nila yung pangalan nila, yung kung brand po yan eh, yung mga politiko, ang hawak nila sa pangalan nila, brand yan eh. Kaya po hindi sila didikit sa talunan. Ididikit nila pangalan nila. Kasi ito po, nakikita ng tao, nakikita ng mga followers nila, oh, mga Cayetano gave Isko Moreno a big welcome. So, at magandang speech. So, doon sila. So, hindi po nila ididikit pangalan nila sa isang talunan. Kaya meron nga po isang presidential candidate dyan na tatlong beses na umiikot sa Cebu, pero hindi nagpapakita si Governor Gwen Garcia, dahil panglima, pang-apat po siya sa survey. So si Isko lang po, kaya may red carpet siya kay Kwan. So, balik na po tayo kay Lino. Ngayon, balik na po tayo kay Cayetano. Hindi po, not obvious to all, Cayetano has been a consistent supporter of Mayor Isko. Nakita nyo po, nung kasagsagan ng COVID, nag-raise fund siya ng 1.5 million from all congressmen, na nung speaker pa po siya, at among all the local governments, pinili po niya yung Manila. At nakikita nyo nga po sa picture na
andyan talaga siya present to give the funds. And later on po yung sa 1.5 million yung sa representative niya na kaibigan ko si Brian Yamsuan. Pagkatapos po yung meron rin po siya na program para sa yung tatagbo sana siya yung Pilipinas Sari-Sari Store Community. Nakikita nyo po na si Mayor Isko ang isa sa in-invite niya sa launching na ito. So, if you ask me po, although tumagbo siya as independent candidate, ganun rin po siya. Pareho sa kapatid niya na naninigurado, hinihintay, siguro hindi naman sa pera. Sa pera, hindi naman siya magkukulang sa campaign funds. Pero po, hinihintay rin niya po yung sino ang llamado sa mga surveys. Kung magiging consistently llamado si Mayor Isko, syempre he will come out in the open. Ganon rin po yung mga senador na inilagay pangalan sa kampo ni Lenny, sa kampo ni Bongbong, sa kampo ni Ping. Nakita nyo po, kahit inilagay sila sa lista, hindi naman sila nagpasalamat o hindi naman nila kinonfirm na, opo, dyan po ako sa lista ni Ping Lacson, o thank you po. Tahimik lang po sila kasi hinihintay po nila kung sino. Kasi tulad yung mga balita ngayon na nagpaplano na mag-back out si Bongo. So, meron rin yan mga ibang presidential candidates kung saan nakalista sila na mag-back out. So, yan ang realidad po. Kaya they're keeping their cards to their chest, ang alas nila. Pero po, we should read their body language. At ang body language ng mga Cayetano at ang body language ni Lino Cayetano kahapon, body language ni Allan Peter Cayetano na all support kay Mayor Isko, pati yung mga celebration ng mga Muslim Ramadan. So nagbibigay siya ng donation from the House of Representatives. So very close siya kay Mayor Isko at dinadala niya po yung mga congressmen to meet and support Mayor Isko, anong speaker pa siya. Nakita ko po, kasi syempre kaibigan ko naman po si Allan Peter Cayetano. So nakikita ko po sila, pati mga ibang congressmen parati sa office ni Mayor Isko po. So before the election. So close po sila. So alam po, I'm very sure, Allan is really supporting Mayor Isko. So meron pa po kahapon, medyo syempre po dahil hindi naman siya gaano kasikat, meron rin po kahapon na nag-support kay Mayor Isko. At ito po si Pateros Mayor na talaga po nagbigay na po talaga ng endorsement niya. Ito po, iba-ibang, hindi pang karaniwang yung mga politiko na ganon, na ngayon pa lang po, binibigay na ng endorsement ng maaga. Hindi na po nila hinihintay yung numero o survey o pera, kundi dito na po, this early kay Isko na po sila. At ito po, and let's bless you soul, Mayor Ike Ponce o Pateros. Sana maparami pa yung mga politiko tulad nyo. So marami naman po sa Nueva Vizcaya, derechahan na po, sinuporta, plenage nila yung suporta nila kay Mayor Isko. Marami pa po yan. So, thank you very much, Mayor Ike Ponce. Kaya po, we end this vlog by giving you the speech of Mayor Ike Ponce ng Pateros para kayo po makita na gaano ka-believe siya at gaano ka-supportive siya kay Mayor Isko. So, before we end, don't forget to share this vlog and don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armand Dean YouTube channel. And I thank you all for watching. So, before we end, please watch this speech of Pateros Mayor Ike Ponce. Thank you. Dati sa akin kinita ang selfie, ito kayo ang opinion.
parang agad-agad ako atangin ko ng araw na ito. Ano ba yun? Kung makikita ko, kung babae ito ha? Hindi na namin pinupita yung mga lalaki kasi sila rin nasusunod sa bahay eh. Pag sinabi nila sa asawa nila, si Isko ang iboboto. Si Isko ang iboboto sa bahay. Siyempre, kasama si Don Wimwi. Maghahari ka rin yung mga tao, no? Ang tatlong senador. Napakadali mo ang lahat niya, tatlo lang yan. Si Samira Buto. At siyempre, kasi daw yun ko eh, si Joe Carciso. At yung mga kumastay na, yung kasing gandang lalaki ko at kasing gandang boses ko, si Carl Galita. Diba? Siyempre, si Vice Mayor Filatula, si Vice Mayor Peter, sa lahat ng ating mga kasihan, hindi ko nung isa-isa eh. Dahil alam ko, atap na kayong mga binigay mga kapilala ko sa inyo. Lahat ko ito kung marinesto. Kaya nakakasiguro ka, Yorme, mananalo ka dito. Kaya kung kung chismos, ako kinundi ka namin. Pagkabas mo dito sa karo niya, chichismis na lahat ng programa ka po ni Atalon at Atapa. Sino ka po? Mananalo na, si Isko. Hindi ko ako si Ay. Dahil Isko ko. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin eh. Marami tayong kandidato eh, di ba? Nailahit, bakit ka kay Isko? Eh, alam niyo, ako ko kay Abogato. Pinalagi naman ako, di ba? Ako yung mother ng ko. Nag-aaral ko tayo. Hindi ko kumalulo ko basta-basta ng kandidato. Nag-iisip ko tayo. Nag-iisip tayo kung ano ang mabuti sa bansa, kung ano ang mabuti sa ating bayan, kaya ako ng Isko. Ipapaliwanan ko po sa inyo. Ano ba dapat ang maging panuntunan natin? Sa pagpili po ng mamumuno sa ating bansa. Alam niyo, pinag-uusapan po namin dito, hindi lang tayo ng Pateros, ha? Kundi buong bansang Pilipinas. Hindi yung kinabukasan nila na. Kung hindi kinabukasan ng ating mga anak. Bago kong magpatuloy, nalimutan ko natin, sa ganito ba na yun, magandang natin. Yan po ang kailangan natin intindihin. Kaya dapat ang pipiliin natin susunod na pangulo, yung mayroong kakayahan. Talino, pinag-aralan. Yung mayroong puso para sa masa, dahil kahit matalino ka, kung wala ka o kung wala kang puso para maglingkod at intindihin ang kapakanan ng masa, wala nang pumayari. At pangatlo, yung may tapan. Kahit matalino ka, kung hindi mo naman kanya paglaban yung pinanginindigan mo, ay wala nang pumayari. Sa lahat ng viewers ni Dean Armand Nocum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Armand. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya nito. Bye.